mga kababayan ko, mabuti naman ay pinapunta ko dito ni Pangulong Marcos. Sapagkat ang nais talagang malaman ni Pangulong Marcos kung paano magkaroon ng paraan na lalo kayong matulungan. Ang tatay ko ayaw nagbabiyahe, prom di. Naku, talaga gusto niya dito lang sa Pinas forever and ever. Ayan. So, yung pinalalakbay ay yung mother ko. Ang nanay ko, syempre, starring, naka-pink terno maski nandyan sa desierto ng Iraq. Tignan naman ninyo, pambihira talaga yung mami ko. Pero, ibang style naman, pero pulong-pulong pa rin. Laging hinaharap yung mga tao. Kasi, sabi nila, kapag hindi mo daw narinig sa tao mismo, malay mo kung natutupad yung mga programa at pangako. Ayan, pakinggan nga natin. Narinig ko dito na si Minister Oplena, ang sabi ninyo, na nung sinabi niya na yung inyong overtime pay na dinar, yung mga dinar ba ninyo, mas pauwi. Yan yung pag-uwi ko, titingnan ko kung ano ang aking magagawa. Meron niyang ang paraan. Siguradong merong solusyon niya. Sapagkat dito sa mundo, walang problema na walang solusyon. Ayan, palakpakan. Walang problema, walang solusyon. Ay, may solusyon. Anak ako ni Imelda, obvious ba? Talaga naman, solusyonan. Talagang ayaw mag-give up. Itsura ng overtime na yan. Ibalik sa Pinas. Nako, ha? At yung mga dinar, yan ang solusyon. Ayan, si mother at ako, nagmana somehow. Nag-iipong kayo at alam ko ay nagsisikap kayo, nag-overtime kayo para naman mauwi ninyo sa bayan ninyo at sa mga mahal ninyo. At pagkatapos ng overtime, hindi ninyo mauwi, paano naman yun? Hindi maaari yan. Sa ilalim ng bagong republika, sa ilalim ni Pangulong Marcos, lahat ng problema, lalo na ng manggagawa dito sa Iraq, ay merong paraan. Ayan, talaga naman, sa bagong republika, bagong lipunan, talaga naman. Kaya ang expectations, napakatataas. Kaya eto nga, balikan natin yung mga panahon na yon ng pag-asa. Laging may pag-asa. Sapagkat may yung perang na sweldo ninyo, na dinar, yun din naman ang ibabayad natin sa kanila. Ano ba problema nyo? Siguro ang inyong earning stage, mga 400,000 na dollars, kayang-kaya yun, exchange lang, parang binarter lang yun. Bakit naman pahihirapan? Sometimes yung mga technocrat kasi, kaya isusunin sa akin na magawain ng mga technocrat. Sapagkat hindi talagang iniisip, ginagamit lang ang mga utak, hindi ginagamit ang puso. Yeah. Loka, naggalit na naman yung nanay ko sa matatalino. Sabi niya, ako, Pepe and Pilar lang. Hindi ako matalino, hindi ako technocrat. Pero practical lang. At practical nga. Tama nga, napakasimple nga naman ang problema. Kasi ayaw ipalabas yung pera nila nung mga taga-Iraq. Paano mga Pilipino nagsusumikap, nag-overtime? Paano naman yung pera nila, naipit na lang doon, hindi na patatakinabangan ng pamilya? Tama yung nanay ko. Sa libo-libo ba naman na binibili ng Pilipinas na oil, ng langis, yung tinatawag na pinaka-high grade champagne oil galing Iraq, abay magpalitan na lang tayo. At yung pambayad natin sa Iraq, ibayad na muna dun sa mga Pilipino, ipitin na lang nila ng tuluyan kung kailangan yung overtime na sinasabi. Kayang-kaya yon. Very practical, laking palengke kasi. At binibira niya yung mga technocrats, sabi na very technical kayo, talaga naman. Mauutak kasi kayo, aral kasi kayo eh. Hindi kayo laking palengke katulad ko. Winner! Panalo si Madam!